Hello, hello, hello everyone! What's up guys? This is all about FB. Ayan, ipakita ko sa inyo guys kung ano ang mga bagay-bagay na nasa loob ng ating Palacio FB. Ayun, marami tayong dapat matutunan guys. Ayan, so salamat naman, at least may mga ideas na tayo and pwede na natin i-share sa ating mga kapwa content creator. Tada! Ayan, makikita dito guys kung gaano katagal nagstay ang inyong mga followers. Ayan, mayroong 1 minute, mayroong 3 minutes, and mayroong seconds. Ayan, check guys, diba bongga? Yes mga my love, nandito tayo sa ating screen. How long people are watching for. Alright, so makikita natin dito na ilang oras ang mga tao nagstay or manonood ng inyong mga upload videos. Ayan, or live streaming. Like for example dito, ito ay pinakamalaki is 19.6. Yes, as for me, ito ay live streaming. Alright. So, ito ang always nating ginagawa kasi very easy lang sa atin. Diba? So, always tayo nagla-live streaming every day kasi nasanay na tayo din eh. Kahit wala pang mga sabi may pira-pira dito. O, diba? And next naman is itong 7.4. Ang 7.4 naman, that is 50 seconds. 15 seconds. Kumbaga, ito naman ay belong ito sa short video, ayan, or long videos, ayan. As for me ha, aywan ko sa iba kung ano ang ibig nila sabihin nito, pero as for me, ang graph na yan ay yun na ang ibig ko sabihin. Alright, and of course yung isa naman dito is yung 3.5 or 1 minute. This is known as Reels. Diba yung reels natin, 1 minute lang yan? Diba? Or 60 seconds. Yun na nga. At least, alam na natin kung saan ang tao na stay. So, sa nakita ko guys, ang tao nag-i-stay dito sa live streaming. I don't know bakit. Kasi as for me, sa live streaming, I'm ma-interact mo ang host or pwede mo makausap, masagot ka kaagad-agad kapag ikaw ay may tanong, diba? Compare naman dito sa ating short videos or long videos, yes, it takes time pa yan. Kung may sagot siya, it takes time pa yan na sagutin kanya. Mayroon ding time malamang hindi ka rin sasagutin, ganon. Diba, although na may mga notification na sabihin na ayan, magsagot ka na kaagad-agad, ganun, diba? And of course, ito naman the last is yung 1 minute. So, as for me, this is the reels. Ayan. So, nakikita natin dito, marami din nanonood dito kasi maiksi lang ang panoorin, diba? Pwede ka naka-skip ka agad, manood ka sa iba. So, padalian ang engage dito. So, ang gagawin natin dito is i-compare natin kung saan ang tao nag-stay. So, as for me, dito sa aking data, medyo mas marami ang nasa live streaming. Yan nga siguro kasi mayroon tayong mga entries. Ganon, di ba? Or nakakatuwa na mag-enter ka sa mga guest, di ba? Yes. I-compare sa short video at saka sa long videos. Ayan. So, now, alam na natin yung mga atin dapat gagawin. At least, yun na. At dyan na natin makikita na yun na lang ang ating i-continue kasi yun ang may pinakamarami. Pero, kailangan din natin mag
gawa, usual ways natin, usual time natin gumagawa ng reels, gumagawa tayo ng short video at saka live, kasi nga dito nag-o-offer, diba? Sa live ads, syempre merong offer naman dito na monetization, another income aside from ads, sa aside from in-stream ads, diba? So meron ding mga ads sa live at saka meron ding ads sa short video. At the same time, meron dito din sa reels. So means tatlong ito kumikita. So kailangan sabay-sabayin din natin trabahuin. Yun. At ang the best pa dito, kung baga sa ating live ads, is may tendency multiple ang kita dito, kasi yung iba nagbibigay ng GCash, or yung iba naman lalo mailagay mo yung number mo, or yung iba naman nagbibigay din ng star. Ayan. So malamang marami din ang kikita dito, di ba? Marami ang kitaan dito. So yun na guys, ang aking ideas sa tatlong bar na to, na how long people are watching for, kung baga ang advantage ng isa't isa. So now guys, we understand na sa system ni partner Meta, o di ba? Sana hindi naman na mag-iba-iba naman sa sunod, iba na naman ito na naman, iba na naman ito na naman. O di ba, nakaka-stress din, kasi iba't iba ang kanyang system. Tapos sa sunod naman na mga buwan, dagdag na naman another update. Sa sunod naman na mga araw, dagdag naman another update. Guys, meron namang update ha. Okay, isusunod ko guys yung aking information about sa update sa akin. Yun ang sinasabing meron tayong policy issue. Ayan. Share ko doon kung ano ang mga iyon, at kanina ko lang nakita. Ayan. Sana ito naman ay may matutunan ang mga content creator kapag nakapunta dito sa ating tutorial. So dito guys, dadali na tayo sa tutorial dito sa ating YT, kasi doon hindi tayo pwede daw makapagbonga. Isayang naman doon, wa. O di ba? So kumbaga gin temporary niya tayo sa ating ads, kasi meron tayong policy issue. So malalaman nyo guys kung ano yung policy na yan, issue. Okay, kung bakit nag-stop yung ating ads. So see you, and thanks for watching, and more videos to watch guys, para at least malalaman nyo din kung ano ba talaga. Alright, thank you, bye bye, God bless.